Napilitang umatras si Unified Welterweight Champion Errol Spence Jr. sa laban nila ni Senator Manny Pacquiao ngayong buwan. Wala nang 2 linggo bago ang laban sa August 21, nadiskubring may torn retina si Spence sa kanyang kaliwang mata. Kailangan itong maoperahan kaya malabong makatungtong siya sa ring para sa inaabang laban. Nagpaabot naman ng well wishes si Pac-Man kay Spence para sa agaran niyang paggaling. Pero don't worry, fight fans! Tuloy ang boxing! Nakaset na agad ang next na makakalaban ni Pacquiao. Si Yordanis Ugas, nakasulukuyang hawak ang WBA Welterweight Super Championship title. Yan ang belt na nakuha ni Pacquiao nang talunin niya si Keith Thurman noong 2019, pero tinanggal ng WBA kay Pac-Man ang titulo dahil hindi niya ito na-defend dahil sa pandemya. So, for this fight, kung he has 11 days, mas madali ang adjustment, mas madaling makakakuha ng training partners for that, kasi 90%, almost 90% of the boxers are right-handed. So, there's no shortage of sparring partners for Manny Pacquiao, especially that he is on the tail end of his training camp. Mas bata ng 7 taon si Ugas at mas batangkad din siya sa pambansang kamao. Pero lamang naman sa experience at knockout history si Pac-Man. It will be no surprise if Manny Pacquiao would dominate this fight. I expect it to be a one-sided affair, very similar to the fight, very similar to his fight against Chris Algieri. Malaki raw ang respeto ni Ugas kay Pacquiao, pero determinado rin daw siyang madepensahan ang kanyang belt. Nagsabi naman si Spence na lalabanan niya kung sino ang mananalo kina Pacquiao at Ugas. Nagbabalita mula sa Frontline, Lynn Olivario, News 5.